Ready na? Wala. Oh! Alam kong under quarantine pa rin tayong lahat, pero gagawan at gagawan pa rin namin ang paraan para makapaghatid ng saya sa inyong lahat, mga kapamilya. Kaya huwag po kayong pagkakataon na panoorin ang mga mas matitindi pang mga eksena na ang sayo ay akin, Monday to Friday po sa ating Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live after FPJ ang Probinsyano. Pero bago yan, gusto ko lang muna introduce, ako po si Paolo Angeles at ang kasama ko po si Michelle Vito. Welcome to Kapamilya Confessions Quarantine Edition. Okay, dahil live na live tayo ngayon, babasahin ko ang inyong shoutout at sasagutin ang lahat ng inyong mga tanong. Pero bago yan, sasabak muna ako sa Complete the Sentence Challenge. So, let's start. Okay, first, I spend too much money on food. Motor. Okay, second. Life isn't complete without God. Pares lang, God, without God. I want to put my hand to your hand. Wala ko maisip. I want to put my lips to your lips. Woo! Pwede ba yan? O bawal? Bawal. Hands to your hands. If I am not an artist, my profession would be psychologist because well, I think masaya na kumausap ka sa mga ibang tao regarding their problems and help them sa mga problema nila sa buhay, ganyan, and tulungan sila dun sa mga of course, kailangan importante ngayon na tulungan yung mental health nila. Ako naman siguro astronaut. Because I want to go to the moon. O, ikaw naman una. I cried last time because I was drunk. I cried last time because para sa eksena. Tagal naman. Ikaw na pa, oh. If I were to have a superpower, it would be invisible. Actually, pareho kami invisible. Or pwede din siguro magbasa ng minds ng ibang tao. Masaya yun. Parang... I feel most comfortable in bed. I feel most comfortable in warm places. Everyone who knows me, I love my dog. Motor. I love God because He created us. I love everyone because everyone makes me happy. But makes me happy. Everyone makes you happy talaga. You can touch my talala, but talala. You can touch my hand but not my lips. Kasi iwas COVID. You can touch my... You can touch anything. Just things, ah. Gamit lang, ah. Baka ako, ah. But not my food. Ang dami sa pagkain. Okay. Okay, so next is, ang gagawin naman natin is, magsasagot kami ng questions from netizens. So, first question is galing kay Maria Milky. So, first question. Ang question niya, ano po ang character ang aabangan namin sa inyo sa Ang Sayo Ay Akin? Kayo po ba ang magiging anak ni Marisa at Elise? Lol. Ang ganda ng tedesign niyo po. Grabe, nakakababawat eksena. Maraming maraming salamat po, Maria Milky. Pero hindi po kami yung magiging anak ni Miss Marisa at
Ellie. So, abangan nyo. Pamaya po ay magtatagpo na po ang aming character. So, sana panoorin nyo po yan at abangan nyo po ang mga susunod na mangyayari. Tao. Ano pong abangan namin sa inyo sa Angsayo? Siyempre, ako si Jello, ang pinaka-poging houseboy ng Angsayo. At siyempre, ang pinakamagandang partner ko na si Heidi. Lalabas na po siya mamaya. Hindi ko nakalimutan ba yung siyempre naman. Pero yun po, maraming salamat na nagagandahan kayo sa teleserye. Maraming salamat po sa pagsuporta. Thank you. Okay. Nag-start na po ba kayo mag-shoot ulit sa inyong teleserye? Ano po yung mga adjustments niya sa protocol? Like social distancing, wearing mask, pagdating taping, more power pa po. Karen kay Mrs. Valdez. Mrs. Valdez. Magsistart pa lang ulit. Pero yung mga protocols, ano eh, kahit yung first taping pa lang naman, ano na eh, mahigpit na rin talaga, social distancing, mask, yun nga. Yun, nandun na yung, as in strict na rin dati, para safe lahat. Bukod sa artista safety, staff, crews, lahat. Yeah, and bago pa lang kami mag-start mag-taping, lagi kami nagkakaroon ng meeting first sa about sa rules or kapag may mga dumagdag na rules kasi yun nga, pabago-bago yung virus, hindi natin alam yung changes, ganyan. So, dapat aware tayo lagi. And sa taping namin, yun, lagi kami nakamask, laging kami nire-remind na mag-alcohol, social distancing, and as much as possible, iwasan talaga yung mga gatherings, huwag masyadong mag-chikahan, ganyan. Talagang work lang talaga. So, ayun talaga, mahirap, pero mas okay na yun kesa magkaroon tayo ng sakit or something. Mula kay Cherry Bless Sabandan. Hi po Ate Michelle and Kuya Paolo. Question lang po. Kung kayo magkatrabaho sa isang pelikula, ano ang type po ng movie ang trip niyong gawin na magkasama? Oh, Michelle. Ako, siguro dahil barkada ko si Pao, gusto ko yung mga barkada films para as in feeling ko talagang lalabas yung character talaga namin ni Pao doon. And siguro okay din yung horror film with Paolo kasi feeling ko tatakotin siya and kitang-kita natin na medyo mataas yung energy niya. So feeling ko pag tinakot siya medyo... Ay! Ako ano, siguro ano, siyempre ano... Nagmamotor kami. Nagmamotor kami para... De joke lang, ano... out of the country, siyempre, para may libre tayong out of the country, diba? Siyempre, sightseeing ka rin. Ito pala po. Baka naman po dyan sa next part. Baka naman po dyan, out of the country. Okay, next question from Atnil Niel Sinahon. Mag-love team po ba kayo dito sa Ang Sayo Ay Akin? Kailan niyo po nasabi sa iba ang kataga Ang Sayo Ay Akin? Pao! Ako, ito lang ha. Hindi, Neil, at Neil, hindi kasi ako yung sweet type na tao. Eh. Ano lang ako. More on actions. Hindi ako yung magsasalita ako ng ganyan. Bibigay ako letter, ganyan-ganyan. Pero sweet, ano, siguro sa... puro actions lang ako. Pero yung ganyang salita, parang sobrang lalim. Hindi ko pa nasabi. Ako naman, hindi ko din nagsabi sa iba na ang sayo ay akin. Ang weird. Ang sayo ay akin. Parang para inaki mo yung buong buhay niyo. Oo nga eh. Ang sayo ay akin. Ang sayo ko sa aso ko, masasabi ko pa yon. Ang sayo ay akin. Pero sa ibang tao, hindi. Ang sayo ay akin, pagiging 50 pesos. Okay, next question. From Sheena May Layaging. Sa lahat po na nangyari ngayon, ano po yung pinaka-thankful pa rin kayo kahit maraming nagaganap na negative sa ating paligid? I think thankful pa din ako kasi, I mean, ang dami nangyayari ngayon. The pandemic, and then maliban doon, ang daming problems. So, I think thankful pa din ako kasi yung una, gumigising ako araw-araw. So, isang malaking bagay na yun na
pagsasalamat mo and kasama mo pa din yung buong family mo, okay kayo, may kinakain kayo, and safe kayo, siguro dapat yung mga ganong bagay na dati iniisip natin, maliit lang yon or hindi natin na-appreciate, but now, yun talaga yung pinagpapasalamat ko ngayon. Yun din, buo pa rin family, and syempre, sa lahat ng mga nangyari, sa lahat, alam niyo na yun, at least nakakagawa pa rin kami ng show. Kami, nakakaroon pa rin trabaho yung mga crew, staff, lahat. Kahit paano, blessed pa rin na nakikita namin isa't isa, and healthy, karamihan sa amin. Yun. Ano, at Joanna Hernandez, ano po yung mga na-discover niya sa sarili niya during quarantine? Keep safe po. Maraming salamat. Ikaw din. Keep safe. Ikaw, Michelle, ano bang na-discover mo sa iyong sarili? Tanong. Ano pa? Wala akong mag naiisip na ako, kaya nilipat mo sa akin. Nahiya ako sabihin yung answer. Ako, ano ba? Siguro na-discover ko, actually, hindi na siguro sa malaking bagay or something, skills or anything, but siguro sa personality na I learned to appreciate yung maliliit na bagay, yung mga bagay na hindi ko nakikita before na dapat nagpapasalamat ako or nakikita ko or thankful ako na sometimes ito enough na to, ito nakikita ko siya ngayon. So I think yun yung mga discoveries ko ngayon na natuto ko mag-appreciate ng maliliit na bagay talaga. Ako naman, kasi siyempre, quarantine, wala tayong magawa, diba? Tumingin na ako sa sarili kong matagal. Isang beses. Dahil sa COVID dyan, sabi ko, hawigli ko ako Martin si Pao. Na-realize ko, sabi ko, oo nga, no. Oo nga ako si Pao ko. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Ano lang? No reaction. Okay. No reaction. Okay. Hindi, okay. Joke lang. Ano lang. Enjoy mo yung buhay mo kasi hindi mo alam kung sigurado pa yung bukas. So, enjoy na lang, family. Kahit may problema kayo, magdasal kayo. Mm-hmm. Alam ko mahirap ngumiti kasi lahat naman tayo may mga naging problema. Malaking problema din pagdadaan natin lahat. Pero dapat, yun, ngiti pa rin. Ngitian lang natin yung problema. Okay, so meron tayong comments from our live audience from Brief Beauty and Brains. Ang kwela ni Pao. Ha 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 ha. Thanks. Pero tayigin ako sa totoong buhay. Ano lang sometimes. Ako? Sometimes. Or minsan napapakitang, kunyari, good boy lang siya, pero yung totoo. Uy! Wow, Michelle! Joke lang. Okay, bigyan tayo. At Jolina. Pasahin mo to. Medyo i-clear mo ah, ayusin mo. Oh, sige. So pretty. So pretty naman ni Michelle. No? Balik na ba agad? Ikaw magbasa nung next, Michelle. Pakilakasan, please. Ay, Jolina, thank you so much. Thank you, Mo. Pakibasa nung next comment, Michelle. Okay. Please. At Chico Pasco, kahawig ni Tala. Oh, ano? Paco Martin, si Pao. Sige, ngayon, so Paco Martin look nga, dyan, Pao. Martin look. Hindi, pag nagagalit siya. Ayaw, kaya ka ba? Sige nga. Hello, Paco. Hello, Paco. At Bebe Love Vlogs, shout out from UAE. Hello, Jess. Hello, Jess. Hello, Jess. At sa family mo. Hello. Ingat mo kayo. Ingat. From Rosalie Nunes, God bless and keep safe. Sa inyo rin po, God bless din po and keep safe sa ating lahat. Okay. Oh, Michelle. From at Bobby Franco. Pa-shout out please, Michelle. Hello po, Michelle dito po. Hello po, Miss Mabby. Yeah. Hello. At Roselda Makaraeg, miss you Paolo and Mitch, movie please. Baka naman po, baka may project. Joke lang. Baka may project.
Ayan. At Carmela Marquez, saan part ng bahay niyo ang lagi po kayong nakatambay? Pakita naman po. Ako dito lang sa kama, nasa kama lang ako lagi. Hindi ako pa lumalabas na siya. Saan ba? Ako sa labas, pero kasi hindi naaabot signal doon, so baka ma-disconnect po ako. So ako labas po ako ng bahay lagi. Ah, dito lang. So nandito yung TV eh. So Netflix lang, watch lang, snacks lang, yun lang. Snacks lang, bro. Hindi, may kanin talaga, sa totoo lang. Okay, next question. From at Marilyn Lorenzo. Paano po kayo magkikita mamaya sa Ang Sayo Ay Akin? Next slide po ako. Wow. Abangan nyo. Di ba? Secret na namin yan. Kaya dapat yung abangan mamaya. Thanks. From Anna Vic Medilo. Sino po sa inyo ang Team Marisa at Team Elise? Kung kayo naman po ang mamimili bilang audience, kanino po kayo kakapi? Sa Team Marisa o Team Elise? Ako, yung role ko, yung character ko as Heidi, Team Elise talaga ako. Pero, sa totoong buhay, hindi ko sasabihin kung kaninong team talaga ako, so kailangan nung abangan kasi doon nyo talaga, pag inabangan nyo, pag nagtagal hanggang ending, doon nyo malalaman kung kanino ba kayo dapat talaga kumampi. Ako naman po, yung character ko, Team Heidi. Abangan nyo. Team Heidi ako. At Iram MB, what are your first thoughts, impression on each other? Kung i-describe nyo ang isa't isa sa isang bagay, ano ito at bakit? Si Michelle, mabait. Seryoso ako dyan. Yun talaga yung impression mo? Yun talaga, no joke. Sa tanan mo kasama kahapon, yun talaga. Ha? Ano? First impression mo sa akin? Promise. Aww. Cross my heart. Promise mo, mabait talaga si Michelle kahit maging kaibigan nyo yan. Mabait yan. Pwede describe ko siya sa isang bagay, upuan. Bakit? Nakaupo lang ako lagi. Nakaupo lang yan lagi. Ayimik din niya minsan. So, yun, upuan. Minsan lang. Depende. Upuan si Michelle. Ako, si Pao, first impression ko sa kanya, tahimik talaga. Kasi nung una ko siya nakilala, wala, ganyan lang yun eh. Wala, dead mo yata ako nun eh. Pero kasi nahihiya ako nun. So, oo. Hanggang ngayon ka lang eh. May times na mahihiyain ka pa din. I think kapag hindi mo pa masyadong kilala yung tao. Or hindi ka comfortable, ganyan. Ito, nahihiya talaga ako. Magiging si Jello at Heidi po. At Bebe Young. Kano mo si Mimi Young? Magiging si Jello at Heidi po ba? Eh, fan na fan po ako ng Asia. Oy! Thank you. Abangan mo yan, Bebe Young. Ayan. Kailangan yan yung mga... Hindi namin pwede namin sagutin, pero mas maganda kung aabangan. Aabangan nyo. Okay, next question. From Jose Manuel Ibia. Ano po pwede niyong ibigay ng message sa mga kapamilya na minsan nawawalan ng pag-asa dahil sa mga negative na nangyayari sa atin ngayon? Paano po kayo nagiging motivated sa kabila ng sitwasyon ngayon, Pao? Actually, mga ganyan tanong, siyempre, di ba, nahihirap sagutin yan kasi minsan hindi, wala tayo sa lugar nila. Hindi natin alam kung mas mabigat ba pinagdadaan nila. Pero kung meron man, dasal lang. Hindi, okay, mawalan ng pag-asa sa... Yan lang talaga, sa pandemic ngayon, yan lang talaga yung number one na tutulong sa atin. Yeah, same with Pao. I think, ang malalapitan lang talaga natin ngayon and magagawa natin ngayon is lumapit lang kay God, magdasal lang tayo, and
mag-trust tayo sa kanya and maniwala tayo na lahat to, lahat ng nangyayari ngayon, may dahilan, may purpose kung bakit ito nangyayari, and hindi natin to, hindi na ibibigay sa atin itong mga challenges na to, itong mga problema na to, itong mga negative na to, if alam niyang hindi natin kaya. So, eventually, lahat to magiging okay. And basta magtiwala lang tayo sa kanya and pag-pray lang tayo palagi, and at the end matatapos din kung lahat na okay tayo. Yun. Yun po. Next question. At Chuck Manansala, what will be the very first thing you'll do once the lockdown has been lifted? Ako, motor. Motor talaga. Yun ah. Nagbomotor ako. Ako, hindi, well, kapag tapos yung lockdown, hindi ibig sabihin na tapos na yung virus. So, hindi ko alam. Siguro if tapos na talaga, pati lahat, yung virus, still sure lahat. Kakain. Ang una ko talagang gagawin, magpa-masahe. Yun talaga. Pero pag wala na, like, okay na talaga. Kasi lockdown, andun pa din yung virus eh. So, yan talaga. Yan. Wow. At Shields _ Sean, what is your workout routine at Beauty Secrets ngayong naka-quarantine? Pang-saya yan, Michelle. Nag-workout ka eh. O di workout, more on ano ako eh, weightlifting. Pero tumigil ako. Paano kasi ako eh, kung tutuloy-tuloy, tapos mamaya, titigil na naman. Ikaw, ano ba beauty secrets mo, Michelle? Wait, nag-workout ako. Yeah, nag-workout ako. Usually, nanood lang ako YouTube, yung mga videos sa YouTube. May mga plans na din sila dun eh, mga susundan mo ng day 1, day 2, mga ganyan. And then, beauty secrets. Inom lang lagi ng water. Then, pag-gising, mag-wash ng face. Kapag feeling mo, malagkit yung face mo or something, wash ka lang ulit. Then, bago ka matulog, mag-wash ka ulit ng face. And huwag ka maglagay ng kung ano-ano sa face mo. And lagi ka kumain ng healthy, ganyan. And I think mapapansin mo, if kumain ka ng mga ganitong food, magka-trigger yung mga pimples mo or something. So, iwasan mo na yan. Yan na. Yes. Ikaw, Michelle. Okay. Yeah. Last question from Yan Zabanta. Kung may chance po kayo makipagpalit ng characters sa inyong teleserye ng Ang Sayo'y Akin, sino at bakit? More powers po sa team Ang Sayo'y Akin. Sobrang ganda talaga. Kudos po sa lahat ng artista and ang gagaling po talaga. Maraming salamat po, Miss Yan Zabanta. How? Kayo na ka makipagpalit ng character? Siguro kung merong boy version na parang si Miss Tess, yung laging, di ba yung character niya doon, parang laging galing. Kung may boy version na gano'n. Kasi parang ibang, ano yun, ibang style na lang acting. Galing. Ako siguro yung role ni Miss Jodie. Ewan ko, sobrang strong kasi nung character niya. And napanood naman natin nung week 1 kung ano nangyari talaga sa kanya, kung bakit siya naging ganun ngayon present. So parang yun yung gusto kong maging character, na ang laki nung dala niya. Ang laki nung pinagdaanan niya, kaya siya naging ganun. So yun yung gusto ko, and parang Ang dami mong nakikita sa character niya, nakapaggalit siya, nakapagmalungkot siya, and hindi lang siya basta nagalit lang or basta gusto lang mag-revenge, but because may pinagdaanan siya, may dahilan kung bakit siya naging ganon. Yum. Ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat na nagsubaybay dito. Mga kapamilya, abangan niyo po ang mga pagkikita namin ni Michelle sa #AsiaAgawan mamaya 8:40 p.m. sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Dahil after 6 years, magkaka-work na po ulit kami ni Paolo. Sana po abangan niyo po ulit ang aming pagtatambal. Entertainment YouTube channel, and for more updates, click the bell beside the subscribe button. And that's it mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confession Quarantine Edition. Thank you. Thank you.